Siya mga tagnik, welcome back po sa aming YouTube channel. Ha? For today's video nga po ay check upin natin yung tawag dito, yung coolant nitong ating Mio. Dahil lagi po siyang nadidrain. So dapat sana kasi hindi naman siya ganun kadali madrain dahil kumbaga ano lang naman siya eh. Magagana lang yung ating kwan once na masyado nang mainit yung makina natin, doon nagagana yung ating cooling system. Ang nangyari itong sa amin eh, last time tinignan ko, wala na kalaman-laman yung pinakatangke ng kanyang ano, yung tangke ng kanyang pinakatawag doon, coolant. So naisip ko baka ako may tagas ano? So ngayon titignan ko nga kung ano yung nagiging sanay. So papakita ko sa inyo kung ano yung mga posibleng nangyari. So, nung kasi kila nanay ko, nung kasi nakagarante ko na nanay ko eh, maraming daga dun, baka ako dinaga yung hose na papunta dun sa radiator niya. Ano? So, malalaman natin. Kasi may nakita akong basa-basa sa ilalim, baka yun yun. So, yun nga, pasensya na kayo sa background ko. Ito yung mga gamit ko sa paglalaba. binili ni Mrs. Puro panlalaki, kaya akong gumagamit. Medyo ko lang. Mamaya, titignan natin. So, papaklasin ko itong mga kaha niya rin. Itong kanyang tututuan ng paano ito. Basta itong lahat ng pwedeng siya rito para makuha ko yung mismong tangke. Yung mismong tangke ng coolant. At ma-check up ko. Kasi may nakita akong basa eh. Pakita ko sa inyo yung basa. Ano. Siya mga katiktik, mapapansin nyo. Ayun o, parang may butas siya, diba? Ayun o, kita niya yan. Tuturo ko na siya ko ito. Ito, mapapansin nyo. Isa na. Ito. Kita ba? Ayan yun. Ito, parang yan nga yung tagas. Ayan, no? Ngiyat-ngiyat po siya ng mabait. So, kaya pala lagi natutuyo yung ulant niya. Actually, kasasaling ko lang yan, eh may bawas na naman. Tingnan natin. Ayan po. Ayan po, wala na naman siya. Hindi naman siya puno. Nung sinarinan ko po yan, ay punong-puno. Ayan, ang tindi na magbawas. Dapat po hindi ganyan kabilis magbawas yan eh. Dapat unti-unti lang. Pero, dahil nga po yun, may damage na yung hose niya. Eh, papalda na po yung hose na yan. Babaklasin ko po. So, yun, mga teknik, binaklas ko na, ano? Baklas ko na yung mga fairings na ano, kailangan baklasin. Ang daming binaklas. So, papakita ko sa inyo kung ano yung mga binaklas ko. Teka lang, babalita rin ko na yung camera. So, mga teknik, binaklas ko yung fairings, may makita, no? Dito sa likod, sa side, kasi hindi mababaklas ito eh. Itong parang, itong tungtungan ng paa na ito. So, yung ginawa ko, binaklas ko yun para mabaklas ko ito. Hindi ko na nga pinaklas itong pinakadibdib niya. So, dinukot ko na lang, ayan o. No? So, bali, yan nakasaksak yun sa part na yan. Itong pinalit ko na ito eh, yung breather niya muna. Yung nakakabit doon, ayun, yung puti na yun. Doon yung nakakabit para hindi mo na tumulo. So, ang technique, kung halimbawa, pag binaklas nyo yung nakakabit dito, dito, ito, pag binaklas nyo yan, tutulo yan eh. So, ang dapat nyong gawin, takpan nyo ng daliri nyo yan, yung puti na yan, para hindi tumulo, bago nyo bunutin. Tapos, paltan nyo muna nung pinaka-breather nga na to. Ito. Ito. Sensya na ko, nahirapan ako mag-camera dahil naiimsa lang ako. Ito, ito. Ito yung breather. Yan. Yung muna yung pinalit ko. So, ito yung hose na butas. Asan na ba? Ayan o. Ayan yung butas niya. So, try kong paabutin. So, hinugot ko. Ang gulo tuloy ng video. Hinugot ko. Nandun yan kanina sa ilalim. Nakapadaan. So, nagay ko sa ibabaw. Ayan o. Nagay ko muna sa ibabaw. Pinatulay ko dyan. Ayan. Sa ibabaw ko muna pinadaan. Ayan. Kasi nakailalim yan kanina. So, parang aabot naman. So, try kong putulin doon sa may pinangat-ngatan na ito ng daga. Eto. Try kong putulin dyan. Bago isaksak ulit. Parang aabot naman eh. Aabot naman siya. O. Hindi na makikita. Ayan o. Aabot naman. Ang hirap. Hirap mag-video. Ayan, aabot naman siya. So, yan lang. Papakita ko sa inyo. Ngayon. Hirap. Kumbaga itong ginawa ko na ito mga ka-technic ay paraan lang muna to o pansamantagalan
Kasi hapon na alanganin na yung oras. Tsaka gagamitin na rin tong Mio, yung kapatid ko. Kukunin na rin ito maya-maya. So, gawa ko muna ng paraan. Sana ako nalang bibilan uli ng host. Pagka may time na. So, ngayon, gagawa ko muna ng paraan para magamit lang. So, yun na, mamaya. Titignan natin kung ano. Ipapakita ko sa inyo kung umabot ba yung host o hindi. Sakit ng kamay ko, naiipit. Puro nagasgas. Pero okay lang, kailangan eh. Kailangan natin ito. Hindi kasi, kapatid ko kasi babae ko magamit ito yung ate ko. Kaya, syempre, hindi niya kayang i-maintenance. So, ako lagi ang nag-check up nito. At ako lagi ang nagkukumpuni. Kung kaya kong kumpunihin, kaya kong gawin, ako yung gumagawa. So, yun lang mga ka-technic. Mamaya, papakita ko sa inyo yung kung ano yung naging nangyari. A few moments later. So, mga ka-technic, naikabit ko na. Bali, okay naman. Umabot naman. At buti, maiksi lang yung naputol ko. Saan na ba? Ito lang oh. Ito lang siya. Ayan, yan ang kaiksi. Yung buti ganyan, dyan lang ginatngat ng daga. Pero kung humabahaba pa dyan, mga isang ganyan pa, hindi naaabot. So, nagawa natin ng paraan. Ikabit na natin. Ayan oh. Ayan. Ayan. Ay, baba. Yan lang. Put niya ako. Yun. So, nakabit na natin. Yun, o. Oh. Yan, tapos, yun yung sa breather. Yan. Yung breather, walang problema yan. Ito lang yung sa may outlet niya, papuntang radiator. No? So, dito naman nakakabit yan sa kabila. Sana. Yun, o. Oh. Ito yung kabilang dulo. Kaya, mga teknik, okay na. Tatagal na rin siya. Tatagal na ulit yung ano yan, laman ng kulant, ng tangke ng kulant. So, puno pa naman siya. Marami pa naman laman. Hindi ko muna i-refill. Musunod na lang. So, mga ka-teknik, sana may natutunan ulit kayo. Kung sakaling ma-experience nyo rin yan at kaya namang idugtong ulit o pagapangin, kaya ng ginawa ko, inibabaw ko na lang siya kasi kanina nakailalim. Kaya naipaabot ko hanggang ulit yan, hanggang doon siyang inatnyatang daga. Pero kung hindi naman nakaya, kung halimbawa sa kalagitnaan siyang inatnyatang daga, eh obligato tayong palitan, ano? Kasi nga, magtatagas nga yung ating coolant. So, yun ang mga ka-teknik. At, yun nga, kung halimbawa, bunutin nyo to, itong part na to. Saan ba? Ito. Pag binunot nyo, tatagas yan, kasi nga, ito yung breather niya. Ito. 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 Ito ang breather. So, bago nyo tanggalin yon, bunutin nyo muna itong hose na to, tapos takpan nyo yung pinakabutas yan. Takpan nyo ng daliri nyo ganun para walang pressure na papasok bago nyo hugutin dito. Dito, bago nyo hugutin to. Para hindi tumulo yung coolant na nakalagay. Nandito sa tangke. Yun lang. Pero may isa akin yan, meron pang tumulo. Ayan. Diba? Kasi pag bunot ko, no? biglang bumuga. Parang ganun. So, ayan mga teknik. Sana may natutunan kayo. Babalik ko na lang ulit to. Babalik ko lang ulit ng binaklas ko. Daming tornilyo. 3 hours later. Yun lang mga teknik. Ang ganun lang. Medyo mahirap. Pero basic lang din naman yun. Basic maintenance lang. Wala namang, ano, kumbaga, host lang naman ng coolant yun. Na ginatingat ng taga. So, pinakita ko lang. Senior ko lang. Baka sakaling mangyari din sa inyo. Ay, at least, meron na kayong idea pa ano yung kumpunihin, ano. So yun lang mga teknik, hanggang dito na lang, maraming salamat at hanggang sa muli nating pagkikita. Lagi niyong tatandaan yung ating formula sa pag-abot nating mga pangarap. Una ay gagawa ka ng hakbang, pangalawa huwag mo itong titigilan, pangatlo samahan mo ng mataimtim na panalangin dahil ang sabi ng Lord, kung wala siya ay wala tayong magagawa. Yun lang mga teknik, hanggang dito na lang at don't forget to subscribe and hit the notification bell para lagi po kayo updated sa anumang aking i-upload. Ayan, kahit ano kasi ina-upload ko. So, maraming salamat mga titik. Hanggang dito na lang. Thank you. Hanggang sa muli. Keep safe.